DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DXKD Dipolo, DYKC Cebu, DXKI Iriga, DXKP Pagadian, DXKS Surigao, DXKT Davao, at DZRL Batak. DWIZ 882 Manila, mas pinalawak na pagbabalita, mas todong lakas na pagseserbisyo publiko. DWIZ! Turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliu Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award sa aming mga natanggap 4-time Best AM Station Awardee. DWIZ 882 4-time Best Radio Newscaster Awardee. Dennis Antenor Jr. 3-time Best FM Station Awardee. Home Radio 97.9 2-time Most Promising TV Station Awardee. Aliu Channel 23 at Best Public Service Radio Host Awardee. Bragi Braganza, pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod. At isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakarasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ! Pasada Balita! Live sa DWIZ! AM Metro and Mega Manila! DWIZ! Z News FM Regional Stations, Aliu Channel 23, at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ, pasada, pasada, balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, unang araw sa buwan ng Abril 2024. Pasada Balita! Pagkunita sa Semana Santa, pangkalahatang naging mapayapa. Mga pasahero pabalik ng Kamaynilaan, dagsana sa mga terminal. Pasada Balita! Kaso ng anthrax, wala pa sa Pilipinas, ayon mismo sa DOH. Pasada Balita! Malacanang, nagtalaga ng officer in charge kapalit ng nagretirong PNP Chief Acorda. Pasada Balita! Panibagong human trafficking scheme na booking.
Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, utang ng Pilipinas tumaas noong Enero. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 45 katao patay nang mahulog sa bangin ang sinasakyang bus sa South Africa. Pasada Balita. At sa balitang papalakasan, Ginebra Wagi kontra Magnolia Hotshots sa pagpapatuloy ng PBA Philippine Cup. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Banyes. Pasada! Balita! Sa oras na 6:00 na makalipas ang 7 ng umaga, narito na at pasadahan natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita! Naging generally peaceful ang paggunita ng sambayan ng Pilipino sa Semana Santa. Ito ayon mismo kaya PNP Public Information Office Chief Colonel Gene Fajardo kasunod ng kanilang pagbabantay buhat noong Marso 25, Lunes Santo hanggang kahapon, Linggo ng Pagkabuhay. Anya maaari ning palawigin pa ng regional at provincial directors ang heightened alert kung kakailanganin. Samantala, inanunsyo na ng PNP na susunod na nilang pagaganahin ang Auckland Sumbak o summer vacation na tututok sa mga tourist destination sa iba't ibang panig ng buong bansa. Pasada Balita! Samantala, dagsana mga pasahero sa Batangas Port na nagbakasyon sa mga lalawigan nitong Semana Santa. Ayon sa Philippine Ports Authority, umabot sa 76,000 biyahero o pasahero ang nagtungo sa nabanggit na pantala noong Marso 24 hanggang 28. Oras-oras na rin ang pagdating ng mga barko sa Batangas Port. Sa Calapan Port, mahaba na ang mga pila papasok sa passenger terminal at puno na rin ng mga pasahero hanggang 3 palapag nito na may seating capacity na 3,500. Kaugnay nito, inaasahan ng Calapan Port na aabot hanggang 50,000 ang mga pasahero magtutungo sa nasabing pantalan. Pasada Balita! Samantala, wala pang naitatalang kaso ng anthrax ang Pilipinas simula 2019 hanggang 2021. Ito naman ang kinumpirma mismo ng Department of Health kasabay ng pahayag na hanggang sa kasalukuyang taon, wala pa rin naitatala sa bansa sa kabila ng pagkakaroon ng pagtaas ng kaso sa ibang bansa, partikular na sa Laos. Nagbabala naman sa publiko ang DOH na hindi ito kasing dali ng flu kung makahawa dahil very low risk kung makahawa ito. Mas mataas ang tsansa na mahawa ng anthrax ang mga veterinaryo, mga magsasaka, livestock personnel at iba pang manggagawa na humahawak o nag-aalaga ng hayop. Gayunman, nag-abiso ang DOH sa publiko na maaari silang makaligtas sa nasabing sakit sa pamamagitan ng pag-iwas sa raw o undercooked meat or meat products. Ang anthrax ay dahil sa bakterya na kung tawagin ay Bacillus anthracis at maaaring mahawahan ang mga hayop sa pamamagitan ng paghinga o pag-ingest ng spores nito. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, formal lang itinalaga ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. bilang officer in charge ng Philippine National Police, si Lieutenant General Emmanuel Baloloy Peralta. Ito'y makaraang matapos kahapon ang pinalawig na termino ni General Benjamin Acorda Jr. na una nang nagretiro noong 3 ng Disyembre. Batay sa memorandum na naka-address kay Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., noong 27 ng Marso, epektibo ang termino ni Lieutenant General Peralta. Kahapon at 31 at magtatagal hanggat hindi pa nagtatalaga ng kapalit ang Pangulo. Samantala, nakda namang isagawa ang turnover ceremony ngayong araw sa Campo Crame na pangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Pasada Balita. Samantala, nagbubunga na ang mga investment mission ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tulong ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng pamahalaan sa ibang bansa. Kabilang sa tinukoy ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., na ebidensya ng pamumunga ng mga biyahe ni PBBM, ang assessment ng HSBC Global Research na ang investment environment ng bansa ay nagiging maganda na. Ayon kay Congressman Gonzales, nakikita na ng mga dayuhang mamumuhuna ng Pilipinas bilang isang potential profitable investment destination na dapat anya ipagpasalamat kina Pangulong Marcos at Speaker Romualdez. Bukod pa niya ito sa U.S. Trade Mission sa Pilipinas na nangako ng $1 billion na paumunan habang ang mga nasungkit na investment pledges ni Pangulong Marcos umaabot din ng ilang bilyong dolyar. Tiniyak naman ang kongresista mula Pampanga na tinutulungan ng House Speaker at ng Kamara ang Pangulo upang dumami ang foreign direct investment sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpasa ng mga kinakailangang panukalang batas. Pasada Balita! Samantala, ng babala ang mga opisyal ng Bureau of Immigration hinggil sa tinatawag na quote-unquote bit-bit na isang pamamaraan ng human trafficking. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, sangkot sa ganitong uri ng modus, ang isang frequent traveler na magtatangkang dalhin ang isang babaeng biktima sa ibang bansa upang maging sex worker. Paliwanag ni Commissioner Tansingco, naharang ang isang lalaki at isang biktimang babae sa NAIA noong March 22 kung saan nagpakilala ang dalawa bilang magkasintahan na patungong kota kina Balum, Malaysia. Yet ang immigration, bumiyahin na kamakailan ng lalaking suspect sa Malaysia kasama ang isa pang Pilipina na ipinakilala ring kasintahan. Batay sa mga talaan, hindi pa umuwi ng bansa ang nasabing babaeng biktima. Kaugnay nito, ibinigay na ng otoridad sa Interagency Council Against Trafficking ang pinakabagong biktima. Pasada Balita! Sa oras na 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Sinasabing pumalyang RFID system nitong Holy Week, iimbestigahan sa kamera. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Nakadakdang pagpaliwanagin sa ubabang kapulungan ng Kongreso ang mga opisyal ng North Luzon Expressway o MLEX kaugnay sa nangyaring pagpalya ng Radio Frequency Identification o RFID Collection System noong Holy Wednesday na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ayon kay House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulpo, matagal ng reklamo ito at marami ang nagalit at nagsumbong kay House Speaker Martin Romualdez ukol sa insidente na hindi binabasa ang kanilang RFID stickers kapag dumadaan sa toll plaza. Dagdag pa ni Tulpo na is kasi ni Romualdez malaman kung gumagana ang RFID laser o RFID reader. Habang bukod sa MLEX, ipatatawag din ni Tulpo sa pagdinig ang South Luzon Expressway o SLEX at Toll Regulatory Board. Matatandaan na ilang oras na antala sa toll gate ang mga sasakyan papunta sa norte noong Miyerkules Santo dahil sa nasabing aberya. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa yung pinamaitodong lakas ni WIZ. Nagbabalita ng tama, nagiling ko ng tama. Pasada Balita! Samantala, expansion ng mga tinatawag na motorcycle taxi, ipinatigil na ng LTFRB. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Yes, Johnny, tinigil na nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang motorcycle taxi expansion o yung pagpapadami pa ng bilang ng mga motorcycle taxi na magsasakay ng mga pasahero. Ito ang binigyan din ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III at ang head din ng Technical Working Group
para sa pilot study ng MC Taxi Service sa bansa. Maga susumite na ang TWG ng rekomendasyon sa Kongreso sa buwan ng Mayo hinggil sa kalagayan ng MC Taxi Service. Sinabi ni Chairman Gladys na itinigil na nila ang pagdaragdag ng bilang ng mga MC Taxi Operators na kasali sa pilot study batay na rin yan sa desisyon ng Kongreso. Iginit ng LTFRB official na ang desisyon ng Kongreso ang kanilang susundin hinggil sa magiging kalagayan ng mga MC Taxi Service sa bansa. Narito at pakinggan natin ang payag ni Chairman Gladys. Sir, motorcycle taxi company po yan. So that would be an additional 8,000. Siguro from here, titigil na po muna kami. Total, malapit na rin ng Mayo. Tapos gagawa na lang po kami ng rekomendasyon. So nasa Kongreso na po yan kung i-adapt yung aming rekomendasyon at base po doon kami po ay a-action depende po sa basbas sa amin ng Kongreso. Sa kabila nito ay nilinaw ng opisyal na ang MC Taxi ay sagot sa problema ng pagkalat ng mga habal-habal ng mga motorsiklo na nagsasakay ng pasahero nang walang permiso mula sa LTFRB. Anya ang mga driver ng MC Taxi Service ay sumasailalim sa training, mayroong insurance para sa mga pasahero at sagot din ito sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa kasalukuyan niya ay may 51,000 na slots ng MC Taxi sa Metro Manila at hindi na ito madadagdagan pa. Una nang nagsagawa ng media forum ang Public Transport Coalition sa Quezon City para ipanawagan ang kanilang hinanain sa LTFRB maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil na ang MC Taxi expansion dahil magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa mga rider maging sa mga pasahero at lalo lamang itong papatayin ang kabuhayan ng mga jeepney at taxi driver. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nagulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagpapalawig ng heightened alert status nasa discretion na ng mga regional director ng PNP. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Ipinauubaya na ng pamunuan ng pambansang pulisya sa mga regional directors kung palalawigin pa ang heightened alert status sa kanilang mga nasasakupan. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, hanggang ngayong araw na lamang kasi ang opisyal na implementasyon ng heightened alert pero maaari pa rin aniya itong ipatupad sa mga rehiyon kung kinakailangan. Sa ngayon, nananatili pa rin aniya ang nakadeploy sa mga main thoroughfares, recreational areas, bus terminals, mga pantalan at paliparan ang kanilang buong hanay. Payag ni Colonel Fajardo, inaasahan kasi nila na marami pa rin magbabalikan na mga kababayan nating sinamantala ang Holy Week upang makapagbakasyon at makapagnilay-nilay. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, publiko pinag-iingat naman labas sa panganib ng mataas na level ng heat index. Detalye mula kay Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Pinag-iingat ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo ang publiko laban sa panganib ng mataas na level ng heat index. Batay sa ulat ng Pag-asa, 9 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng heat index na kinukonsiderang nasa danger level o yung nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius na dahil sa pagsisimula ng dry season at El Nino phenomenon. Babala ni Senator Go, malaking panganib sa kalusugan ang matinding init ng panahon dahil maaari itong mauwi sa heat stroke at heat exhaustion, lalo't inaasahang hanggang sa Mayo ay posibleng umabot sa 52 degrees o mas mataas pa ang heat index na itinuturing na extreme danger level. Payo ng senador sa ating mga kababayan, iba yung pag-iingat ang gawin at alagaan ang kalusugan dahil sa pagsisimula ng taginit ay asahan din ang pagtaas pa ng heat index. Umapila si Senator Go sa mga kababayan natin na higit na proteksyonan ang sarili sa matinding init, lalo na ang mga bata at matatanda. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, publiko,
Muling hinikayat ng DNR na makibahagi sa pagtitipid ng tubig, bunsod pa rin ang epekto ng El Nino. Detalye nagbabalik, Patrol 30, Jelly Mendez. Hinihikayat ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang publiko na makiisa sa pagtitipid ng tubig bunsod ng kasalukuyang kondisyon ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa departamento, malaking tulong ang simple at napakalagang paggawa ng nakasanayan ng mga Pilipino tungo sa pagpapaganda ng kapaligiran, lalo na sa mga lalawigan. Kabilang na dito ang pag-check sa gabi ng mga tubo o linya ng tubig upang maiwasan ang 15-40% kabawasan sa pagkonsumo ng tubig. Pagbabad sa mga pinagkainan o mga plato upang lumambot ang mga dumi nito at makatipid ng 500-1,000 litro ng tubig kada buwan. Kung magluluto naman gaya ng mga frozen meat, mas mainam kung ibabad na muna ito sa isang planggan ng may tubig upang maiwasan ang running water. Magdilig sa tamang oras o kung kinakailangan lamang magdilig, maganda rin kung fully load ang mga paggamit ng washing machine upang hindi masayang ang pagkonsumo sa tubig. Dapat ding limitahan ang paggamit ng shower o hangga't maaari ay gumamit na lamang ng tabo sa pagligo. Sa kabila nito ay umaasa ang DNR na makakatipid sa pagkonsumo ng tubig ang bawat Pilipino upang maiwasan ang kakulangan sa supply ng tubig. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, kinwestiyon ng dalawang mambabatas ang resulta ng survey na ginawa ng Pulse Asia kaugnay sa charter chains kung saan lumabas na mayorya ng mga Pilipino ang hindi pabor na amyendahan ang 1987 Constitution. Ayon kay House Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez, bukod sa nakakalito ang mga tanong sa survey questions o sa survey, naglalaman ito ng biased question o may kinikilingan. Tinawag naman ni House Majority Leader Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe na isang black propaganda ang ginawang survey ng Pulse Asia dahil sinama sa tanong ang mga isyong di naman tinalakay ng Kongreso. Kinundina ni Congressman Dalipe ang pagsama sa walang kabuluhang tanong tulad ng term extension para sa national at local elective officials, pagpapalit ng presidential system tungo sa parliamentary, paglipat mula bicameral tungo sa unicameral legislature o legislature, at ang pagpapahintulot sa mga dayuhan na pakialaman ang natural resources ng bansa. Pasada balita! Dinipensahan naman ng Pulse Asia ang pinakahuli nitong survey na 88% ng mga Pilipino ang tutol sa tsa-tsa. Ito'y matapos questionin ng mga kongresista ang paraan nito upang makuha ang mga sagot sa survey. Ayon kay Pulse Asia President Ronald Holmes o Holmes, sinisimulan nilang tanungin ang mga respondent kung pabor sila sa tsa-tsa at sunod nilang itatanong o itinanong ang mga partikular na ipinapanukalang baguhin sa saligang batas. Dagdag pa ng Pulse Asia, 20 taon na nilang ginagamit ang mga naturang tanong sa mga survey. Pasada balita! Binweltahan naman ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang sinasabing malisyosong mga tanong na isinama ng Pulse Asia sa kanilang survey noong March 6 hanggang 10 upang alamin ang pulso ng mga Pilipino sa economic tsa-tsa. Yet ni Congressman Asidre na nabigo ang pinakabagong Pulse Asia survey na bigyang diin kung ano ang tunay na nilalaman ng mga diskusyon sa Kamara kaugnay sa pag-amyenda ng economic provisions ng saligang batas. Nabalot anya ang Pulse Asia survey ng mga tanong at senaryo na nagdulot ng takot sa mga Pilipino hinggil sa tsa-tsa kaya't may tuturing na invalid at hindi patas o unfair o akma sa kasalukuyang sitwasyon. Partikular na pinuna ng kongresista ang mga tanong sa 1,200 respondents sa isyu ng pagpapalawig ng termino ng mga nakaupong halal na opisyal, pagpapalit ng forma ng Kongreso mula bicameral patungo unicameral,
at sistema ng pamahalaan mula presidential patungong parliamentary. Pasada Balita! Iginit naman ni House Deputy Majority Leader at Iloilo First District Representative Janet Garin na ang inilabas sa survey ng Pulse Asia tungkol sa kung dapat bang ituloy o hindi ang pag-amyenda sa saligang batas ay isang pagtatangka na impluensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon kay Congresswoman Garin, ang naturang survey ay dapat sumailalim o sumasalamin sa tunay na hangarin ng taong bayan at hindi nagtutulak ng isang partikular na agenda. Binigyan din pa ng kongresista na dapat marinig ang boses ng mga Pilipino sa pamamagitan ng plebisito at hindi ng isang survey na may pinapanigan. Pasada Balita! Naniignigan naman ang mga kongresistang nagtataguyod ng panukalang amyendahan ng economic provisions ng saligang batas na mahalaga ito sa pagtugon sa mga pangailangan ng lipunan at isa o at sa pagpapalago ng pambansang ekonomiya. Ito ang iginiit ni House Majority Leader Manny Dalipe, Senior Deputy Speaker Don Gonzales at Deputy Speaker David Suarez matapos lumabas ang resulta ng survey ng Pulse Asia kaugnay sa Chacha. Sa kabila ng resulta ng survey na nagsasabing 74% ng mga respondent ang tutol na magkaroon ng pagbabago sa saligang batas, binigyan din ni Congressman Dalipe na ang reforma sa konstitusyon ay mahalaga upang tugunan ang nagbabagong pangangailangan ng lipunan. Para naman kay Congressman Suarez, mahalagang amyenda ng saligang batas upang mabilis na maabot ang inaasam na pag-unlad ng bansa. Pasada Balita! Oras, 27 minuto na po, makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita! That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. That time check was brought to you by MX3. Be MXtraordinary with MX3. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso. Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high risk. RDN DX DX General Santos. Ang KCC Supermarket, pinakabarato. Sukal sa una, hantod karon. Ang siguristang misis, si KCC Supermarket lang kapamalit. Kay makaapas ang budget, pinakapresko, gikan sa mga prutas, gulay, karne, ug mga seafood. Pinakakompleto pa para sa mga gamit sa pang-adlaw-adlaw. Pinakabarato, pinakakompleto, pinakapresko sa KCC Supermarket langga! RDN DX DX General Santos. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living where we are all about sensing... Numero panalo! Malapit na! Hatid ng Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! DWIZ Fuji
Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees. A haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Simplify your cooking with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ano ang flavor ng bubble gum na paborito mo? Mint? Tropical Twist? O yung nagkukulay sa dila? Well, alam naman natin na ang bubble gum ay nakakatulong din para sa iyong bad breath. Pero, naniniwala ka bang nakakatalino daw ang bubble gum? Tara, let's prove it! Ayon sa web.colby.edu, napag-alaman na ang chewing gum ay nakakaapekto sa pag-aaral para mas ma-recall ang mga mahalagang impormasyon at makakatulong din ito para gawing gising ang diwa. Dagdag pa sa NIH.gov, ng pagnguya ng chewing gum ay nagpapataas ng alertness level sa absence ng cognitive performance tasks. Kaya naman sa mga estudyante dyan, isama nyo na sa inyong pagre-review ang bubble gum para mas maalala ninyo ang topics na inaral ninyo. Bagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Sa oras na 33 kalahati minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap upang humingi ng karagdagang detalye. Ikaw ngayon dito sa nabunyag na bagong modus sa human trafficking. Nasa kabilang linya po natin si Binibining Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Binibining Sandoval, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, ma'am. Good morning. Good morning, Sir John. Good morning po sa lahat ng pantakilig ng inyong programa. Apo, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa unang araw ng Abril. Naabala namin kayo at nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabigyan ng karagdagang pang-detalye itong binabanggit na quote-unquote bit-bit na panibagong modus sa human trafficking, Binibining Sandoval? Yes, opo. Itong scheme po na ito, actually recurring scheme po ito. Mm-hmm. Kumbaga parang lulubog, lilitaw itong mm-hmm. scheme na to. Kung saan po ang nangyayari. Seasonal, ha? Ay may isa pong, yes po. Uh-huh. Kumbaga may isang frequent traveler na mm-hmm. aalis kunwari, tapos may kasamang girlfriend, partner, jowa, kaibigan. Mm-hmm. Mm-hmm. At yun pala ay yun ay isang trafficking victim. Dito po sa nakaraang kaso na na-intercept po natin, ang biktima po ay inalok ng trabaho sa Malaysia. Sa kasamaang palad po, nakikita natin doon sa mga trends, doon sa mga nakaraang mga interception, as well as doon po sa mga nare-repatriate, mm-hmm. meaning yung mga nakaalis po at nakapagtrabaho abroad, ay marami po sa mga ito na binibitbit upang umalis papunta uh-huh. sa bansang Malaysia, ay napipilit magtrabaho po sa sex trade, sa prostitution, mm-hmm. pinapasok po sa prostitution. So bali ang lumalabas, Binibining Sandoval, particular na hinihikayat na mabitbit, quote-unquote, is mga kababayan nating babae. That's right po. Mga wow. kababaihan po, ang mm-hmm. alok po sa kanila usually ay magtrabaho po sa restaurant, at mm-hmm. waitress,
o kaya naman po receptionist, pero magkakagulatan na lang po. Mm-hmm. Pagdating po doon, meron pong mga brothel, parang mga buildings po doon, uh-huh, parang mga maliliit na hotel, kung saan po doon sila naka-lock up at mm-hmm, hindi po pinapaalis. Napakarami na po na na-repatriate, mm-hmm, na nabiktima po ng same scheme. And it's quite difficult to make rescues even for our government pag nandoon na po sila dahil nakabihag po sila nung pinaka-recruiter nila. Pero ang masaklap dito, Binibining Sandoval, is alam naman po ng ating mga kababayan na may mga ganitong klase ng kaso. Ano po ba kaya ang nakakahikayat sa kanilang patuloy na ika ngay sumapalaran o sumugal sa kabila po nung pagiging babae nila, at alam naman po natin na hindi nawawala ang panganib na masadlak nga sila sa sex, ano, sa bilang sex workers, ma'am? Actually, kaliwat kanan na nga po yung reminders natin na may mga ganito pong modus. Mm-hmm. But still, meron pa rin pong mga nabibiktima nitong mga ganitong uri ng recruiters. Kasi sa naririnig po natin, magaganda po ang offers nitong mga recruiter na to. Mm-hmm. Magandang buhay talaga ang nag-aantay sa kanila. Mm-hmm. Kaya nga po lagi naming sinasabi, if it's too good to be true, medyo magduda na po tayo. Pero binabanggit po dito, Binibining Sandoval, na itong nabisto, huling nabisto, ay isang lalaki na ika ngay nagkaroon ng record na kaya makailan lamang ay nakalabas na rin ng bansa na may bit-bit na ring babae na kababayan natin. Hindi po ba natin kailangang mabanggit ang pangalan nitong suspect na ito para ika ngay magkaroon ng babala na yung ating mga kababayan, if ever na ito'y makakalusot sa kasong ito, ma'am? Unfortunately po, kapag meron po tayong trafficking case, hindi pa po natin maaaring banggitin yung mga pangalan po ng suspects at saka ng mga biktima following mm-hmm, po anti-trafficking laws. Pero yung modus po kasi is the same. Despite sa hindi lang isang tao po yan, marami na po tayo mga na-intercept na ganyan. Mm-hmm. And siguro ang kailangan yung importante talagang malaman sa mga kababayan natin is yung modus mm-hmm, na kapag sila po ay inalok na magtrabaho abroad, na sila po ay magpapanggap na turista, mm-hmm, may kasamang lalaki, kunwari ay partner, kunwari ay asawa, magduda po tayo. Ganyan-ganyan din po, ma'am. In a similar case naman po, yung mga mail order brides, ganun din po yung mm-hmm, dating niyan. Although ang trabaho naman po na dinadat nandun ay domestic work. Mm-hmm. Sa bansang China naman po yun, mga Chinese nationals naman po yung pinagpapanggap na kanilang partner or asawa. Mm-hmm. Pagdating po doon, sila po ay pinagtatrabaho sa mga residents. Wow. So, ano po ang pinakamainam? Kasi hindi naman po natin masisisi mga kababayan natin na maghangad ng greener pasture dahil mm-hmm, alam naman natin na hindi naman po lahat ng mga kababayan natin ay pinalad na magkaroon ng magandang pamumuhay dito. At ang kahirapan ang maaaring isa, Binibining Sandoval, sa napakatagal na nating problema na hindi masolusyonan, na siyang nagtutulak naman para ika ngay patuloy na kumapit sa patalim. Tama po ba, ma'am? Yes, siguro po sa mga kababayan natin, kapag tayo po ay inaalok ng trabaho abroad, if it's too good to be true, magduda po tayo, magtanong-tanong po tayo, mm-hmm, kasi the government can only do so much. Tayo pa rin po at the end of the day should be able to protect ourselves from this scheme, itong mm-hmm, mga illegal recruiters and human traffickers. Mm-hmm. So tayo po siguraduhin natin na sa legal na paraan lamang po tayo magtatrabaho abroad through the Department of Migrant Workers. Mm-hmm. At ito po bang mga bansang natutukoy na madalas pagdalhan ng mga biktimang kababayan natin, tawid dagat lang to, di po ba, ma'am? May ugnayan po ba tayo rito sa mga to? There are some po na mga nagtatawid dagat. Meron naman po mga dumadaan po sa mga paliparan. Ang ginagawa po natin para dun po sa mga tawid dagat, ang kausap po natin dyan ay yung mga government agencies in charge of manning yung mga borders natin, kagaya po ng Coast Guard and Navy. Meron po uh-huh, tayong coordination with them para po kung sakaling may makita sila na trafficking victim or at the same time yung mga illegal entrant po, they forward the cases to us. Mm-hmm. Alright. Baka may karagdagan pa po kayong mga panawagan or babala sa ating mga kababayan. Binibining Sandoval, nasa inyo po ang pagkakataon. Go ahead, ma'am.
Yes, opo. Sa mga kababayan po natin, make sure na sa legal na paraan po tayo kung tayo po ay magtatrabaho abroad through the Department of Migrant Workers. Kapag ka masyadong maganda ang offer, ang kalaraniwang offer niyan, malaking sweldo, full board and lodging, pati pagkain, libre. Medyo magduda po tayo, medyo magtaka po tayo at talagang magtanong-tanong po tayo. Sabi ng commercial, huwag mahihiyang magtanong. Magtanong-tanong po tayo, magtingin po tayo online para maprotektahan din po natin yung ating mga sarili. Hintayin kong kantahin mo, ma'am. Anyway, ma'am, ako i-congratulate ko lang kayo ha, kasi hindi na kita inabala nung nakaraang pagbiyahe ko. Dahil sa totoo lang, ha, ang bilis ng proseso. Alam niyo kung saan ako nagka-problema. Hindi lang pala sa Pilipinas mayroong problema ng pagpasok ng immigration, ma'am. Naranasan ko sa Los Angeles Airport. Inabot ako ng almost 2 hours bago nakalabas. Opo. Kasi may mga pami-incidente po palang... Opo, pag may incidente palang sabay-sabay ang dating ng aeroplano, talagang wala pong magagawa kahit na marami or hindi ang nakataod sa mga immigration. Talagang magdurusa ka talaga. So, gusto ko lamang sabihin sa ating mga kababayan on air na kung nagkakaroon man tayo ng problema sa ganyan sa mga immigration at sa mga paliparan, hindi lang po sa Pilipinas nararanasan yan. Di po ba? Mabanggit ko lang. Salamat Opo. Po. Opo, salamat po. At least we're trying to improve the speed despite yung limited areas natin. Opo. Gusto natin, efficient po tayo. Opo. Alright, with that ma'am, maraming salamat ha. Good morning at sa uulitin kung mong sakasakali na huwag naman sanang may mabiktima for update lamang po sa mga nangyayari sa Bureau of Immigration. Anytime po, anytime po. Alright. Thank you, good morning. Thank you ma'am and good morning. Yan po mga kabalitaktakan, si Binibining Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Sa iba pang tampok na balita, fake news. Ito ang inanunsyo ng Cavite City Epidemiology and Surveillance Unit. Matapos kumalat ang ulat na 2 araw na lockdown sa ilang lugar sa Cavite dahil sa pertussis o woofing cough. Ayon kay CESU Head Jeffrey De La Rosa, maging mapagmatsyag sa mga peking impormasyon at mahigpit na pinaalalahanan ang lahat sa Republic Act 11332. Kasunod nito, hinimok ng ahensya ang publiko na magbasa at kumuha lamang ng mga tamang impormasyon sa mga lehitimong FB pages, partikular na sa CESU Cavite City FB page para sa tama at wastong mga impormasyon, lalo na sa mga sakit, pandemya, outbreak, clustering at iba pa. Pasada Balita! Samantala, maaring maging kwalipikado si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. sa political asylum sa Timor-Leste. Ito naman ang nilinaw ni National Union of People's Lawyers President Efraim Cortez kung mapapatunayan ng pinatalsik na kongresista na nalabag ng Pilipinas ang kanyang karapatan. Ayon kay Ginoong Cortez, maaring subukin ni dating Congressman Teves na sabihin sa mga otoridad sa Timor-Leste na may kaugnayan sa kanyang relihiyon, lahi at ideolohiya ang mga kasong kinakaharap niya. Dagdag pa ng Pangulo ng NUPL, kinakailangan patunayan ang kampo ni Teves na siya'y politically persecuted, inuusig siya dahil sa politika. Matatanda ang wanted sa bansa ang pinatalsik na kongresista kaugnay sa sinasabing pagiging utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo at iba pa. Pasada Balita! Pero with your indulgence sa Ginoong Cortez ha, malinaw naman po na ang kinakaharap pong kaso o mga kaso nitong si Teves ay dahil po sa pagpatay. Brutal na pamamaslang sa isang nakaupong lokal na opisyal ng Pilipinas. At hindi lamang po si Governor De Gamo ang pinatay dito ha. Kung di ako nagkakamali, may siyam hanggang 10 pang sibilyan ang nadamay rito. So kung binibigyan niyo po ng ideya ang dating o ang sinibak na kongresista para magkaroon ng political asylum, parang nakakataas naman po yata ng kilay ito, Ginoong Cortez. Dahil malinaw naman po na kaya po siya naging wanted at binansagang terorista
ay dahil po doon sa malagim na insidente nang maituturing ng massacre na nangyari po sa Negros Oriental. So kung binibigyan niyo po siya ng ideya para magkaroon ng lusot sa kasong ito, ay hindi ko lamang po maisip kung anong anggulo ng istorya ang pwedeng ilabas para maging maganda ang dating ng balitang ito. Coming from the president mismo, ha, ng National Union of People's Lawyers, ang alam ko, ang dapat na pinagtatanggulit ng mga to, yung walang kakayanan ng ano eh, ipagtanggol yung sarili, yung mga taong napagkakaitan ng hustisya. Samantala, bago lamang yung ating mga sponsor, ha, kamusta na po ang daloy ng trafiko southbound sa ano, sa EDSA? Kasi nagulat po ako kanina, akala ko, alas 5:15 pa lamang, tumukod na ang daloy ng trafiko southbound, dito pa lang paakyat ng Kamuning flyover. Ang akala ko dahil po sa volume. Abay, ang gumulat po sa akin, naglalakihang mga buta sa kalsada. Ang tanong ko lamang po sa DPWH, hanggang kailan po ba ang permiso na ibinigay nyo sa mga kontraktor para tapusin yung napakalalaking hukay at napakalalalim. Natapos po dito sa may bago umakyat ng ano, na Ortigas, dito sa may Connecticut in English, Connecticut, sa may San Juan, ha? Kaya bago po magkubaw, Kamuning flyover, at bago mag-Ortigas sa may area ng San Juan, tukod po, tumutukod po ang daloy ng trafiko. Southbound pa lang naman yan, ha? Hindi ko po alam kung pag yung galing naman ng south, papuntang area ng Cubao, ay may mga ganong hukay din. Attention lamang po, DPWH at mga LGU, ano na po ba nangyari? Kabahagi po ba yan ng tinatawag na April's Fool? Tama ba yun, Kuya Joel? April's Fool? Ha? Anyway, oras po natin. This digest is brought to you by Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenso HD Inverter Appliances. Fujidenso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenso, quality above all. Sorry, I got carried away. 48 minutes after 7 a.m. That time check was brought to you by Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenso HD Inverter Appliances. Fujidenso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenso, quality above all. Pasada! Balita! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to aircons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus masaya! Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Direk, hiyan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus ka saya. Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than...